Viral pala si Kai Soto sa FIBA at sa China mismo pinag-uusapan. At Diyos Betty, nahanap ang mga haters ni Kai ngayong kakatapos lang na FIBA window. At Justin Brownlee, number one pala. Madaming offer overseas, wag naman sana sa China. Marami nga ang natutuwa ngayon sa napakagandang performance ng ating ipinagmamalakayan na si Kai Soto sa kakatapos lang ng first window ng FIBA Asian Qualifier. Well, sa unang game ni Kai Soto kontra sa Hong Kong China ay nagtala ito ng 13 points at may 15 rebounds. At halos lahat nga ng highlights ni Kai Soto sa laban ay viral sa FIBA. At kabila ng post ng FIBA Asia Cup at FIBA mismo, yung mga slam dunk nito na sinisigawan talaga ng mga Pilipino fans. Kontra naman sa Chinese Taipei, naka-score ito ng 18 points, may 10 rebounds at may 5 assists at may 3 blocks pa. Kaya nga kahit si Coach Tim ko na excited na sinabi pa nito na kayang i-dominate ni Kai Soto ang Asia sa mga darating na panahon. Ang performance si Kai Soto sa first window ay tila viral o pinag-uusapan ngayon ng mga Chinese fans ang ating pambato. Sa mga social media ng China at Chinese Taipei ay hindi nga mapigilan ang ilang reaksyon ng mga Chinese fans kay Kai Soto. Base sa mga nababasa natin na si Kai Soto nga daw ang pinaka-future ng Philippine basketball at mailalakas pa nga daw ito sa larangan ng basketball. Sa mga nababasa pa natin, ay excited din ng mga Chinese fans kung paano daw makikipagsabayan si Kai sa mga bigs ng China sa CBA na sigurado daw makakaharap nito sa mga susunod na Asian Games kapag nagkaharap muli ang China at Pilipinas. Marami pang positive na komento mula sa mga Chinese fans. Meron din namang ilang negative at nakakatawang comment na parang sinasabi nila na sana'y Chinese na lang daw si Kai Soto at naturalize na lang nila ngayon si Justin Brownlee. Speaking of Justin Brownlee, nakasama din sa mga pinag-uusapan ngayon ng mga Chinese fans, although marami pa rin mga Chinese fans ang tila galit dito dahil sa muli nitong pagbabalik sa FIBA kahit may doping scandal ito noong nakaraang Asian Games. Base sa mga nababasa natin sa mga Chinese social media patungkol kay Brownlee, bagamat ini sila ay sinasabi talaga nila na napakahusay daw talaga nitong import. Sa totoo lang, parang wala namang epekto kay Justin Brownlee ang hindi paglalaro ng basketball sa loob ng 3 months dahil sobrang ganda pa rin ng average nito sa first window ng FIBA na nag-average ng 26 points at may 13 rebounds. Patuloy lang na number 1 nito sa efficiency rating sa kakatapos lang ng first window ng FIBA ayon sa mga pinakabagong report. Napakaraming offer ngayon kay Justin Brownlee at matunog nga sa Japan B League, South Korea at sa Middle East at maring sa China na may pinakamalaking offer sa lahat ng liga sa Asia. Naibalita na natin ito dati na ang posibleng kikitain ni Justin Brownlee kung maglalaro ito sa CBA ay aabot ng $4 million kada taon o 200 million pesos. At sa magandang ipinapakita ni Justin Brownlee noong Asian Games kontra sa China, ay siguradong kilalang kilala na ito doon. Tapos maganda pa ang nilalaro nito ngayon. Hindi malabo talaga na gustong itong kunin ng Chinese Basketball League. Assurance naman ni Coach Tim Cohn ayon sa report na siguradong maglalaro si Justin Brownlee sa Barangay Ginebra at sa ating Gilas Pilipinas after nitong maglaro overseas kung saan man ito maglalaro. Dahil naturalized player ito ng ating national team. At walang pwedeng umangkin dito dahil sobrang committed daw si Justin Brownlee sa ating Gilas Pilipinas at sa Barangay Ginebra.